Araw po, Doc Willie, Doc Lisa, magbibigay lang tayo ng bagong tips paano makaiwas sa stress, sa nervyos at depression. Marami pong may ganitong problema. Bakit ba delikado ang stress? Unang-una, malalaman mo, very stressed na isang tao kung mali-mali na, minsan ito sintomas, nakahulog na ng gamit, very stressed, umiiyak na lang, kain ng kain, pwede rin niya na symptoms ng stress. Mabilis magalit, mainitin ng ulo, very moody, ito, malikot siya, nagpipidget, at wala ng coordination. Ibig sabihin, stress na yung tao. Anong mga sakit pwede magdulot na magiging komplikasyon kung very stressed tayo? Pwede magkaroon ng sakit sa puso, sa sakit ng dibdib. Pwede rin po magka-ulcer pag very stressed tayo. May post-traumatic stress disorder, pwede magkaroon ng mga kati-kati sa katawan, magkaroon ng depression, at sabi na iba, pwede rin magkaroon ng cancer kung very stressed. Ito po ang listahan ng mga pangyayari sa buhay natin, tingnan nyo kung meron kayo nito, na talagang nakaka-stress. Pag 100, ibig sabihin sobrang stress ito, katulad nito 100. Pag namatay ang asawa, ang partner, 100% stress talagang. Minsan nga, pag namatay yung isang partner, natutuluyan yung isa dahil sa sobrang stress. Divorce, stressful, 73%. Naghiwalay, so puro relationship talaga. Pag kaaway mo yung partner mo, very stress. Nakulong, yan, nahuli ng pulis. Namatay ang kamag-anak o may sakit. Diba? Kaya nga, dapat healthy tayo kung may sakit, nakastress. At sabi din dito, huwag din magre-retire. Kasi kung magre-retire ka, stressful din. Kasi hindi mo na alam anong gagawin mo. Kaya payo natin sa may edad, tuloy lang ang trabaho. Kung hindi man sa trabaho, meron kayong pinagkakaabalahan. Pag stress po, ito iiwasan. Huwag kain ng kain. Okay? Iwas tayo sa mga matataba, mamantika, karne, oily. Kasi stress ka na nga, pwede magkasakit sa puso, dadagdagan mo pa ng ganitong pagkain, ay baka matuluyan tayong atake sa puso. Ito po yung paraan natin para makaiwas sa stress, ha? So susundin nyo. Hanapin nyo kung bakit kayo ni-stress. Ha? Ikwento nyo sa kaibigan, sa partner, sa kapamilya, bakit pa ni-stress? Pag nalaman mo anong dahilan, mababawasan. Huminga ng malalim at mag-relax. Mag-meditate. Yan, no? Magpapabagal ng tibok ng puso, gaganda blood pressure. Mag-exercise. Pag nag-exercise kayo, tataas yung endorphins, ito yung happy hormones, makokontra natin ng stress, nervyos, at depression. Pwede maglibang sa sarili, kung saan kayo nalilibang. At ito, napakaganda, magpapamassage. Okay, may masahe. Ito pong mga pagkain na kakainin natin pag na-stress tayo, o kahit hindi tayo na-stress, healthy foods eh. Siyempre, gulay at prutas. Itong makukulay na gulay, mga orange color, parang carrots, kalabasa, kamatis, lahat ng berdeng gulay, kangkong, ampalaya, malunggay, isda, may omega-3 ang isda. Ha? Maganda yan sa mood natin. Yung mga vitamin C rich na mga fruits, katulad ng dalandan, lemon, calamansi, ito po, napakaganda sa katawan. Sama na rin natin yung saging. Ito po yung mga exercises na pwede nyo gawin pag very stressed. Yung ginagawa ko mga exercise tulad dito, mga shoulder shrug. Kasi pag na-stress kayo, tumitigas yan eh. Di ba? Pwede kayo mag-shoulder shrug. Pwede nyo itumingin sa kanan. Tumitigas din yung leeg natin pag na-stress. Pwede rin nyo rin imasahe. Massage nyo itong shoulder nyo. Pwede imasahe din yung ulo. Dito sa may sentido, makarelax din yan. At kahit yung ganitong stretch, ito yung favorite stretch ko eh. Ano, kundi lakad-lakad lang kayo. Pwede rin yung ganitong stretch. Hawakan dito at tinutulak dito. Para lumuwag lang yung muscles. Kasi nga very stressed kayo eh. At katulad nito, yung mga pagkain na pamparelax, dark chocolate, may tulong din. Mani, wag lang yung mamantika o maalat, mga nilagang mani pwede. At saging. Maganda po ang saging, meron siyang tryptophan, may connection to sa paggawa ng serotonin, itong isang chemical na nagpapasaya sa atin. So, subukan po itong mga tips natin para maging healthy at iwas po tayo sa stress.